Yo, what's up sa inyong lahat? Welcome back to my channel. Salamat sa palaging suporta at sa panonood ng mga video natin. Kahit medyo busy tayo, ay nakakapagbigay pa rin tayo ng pagkakataon na makapag-upload ng mga video and reaction natin sa mga nangyayari dito sa mundo ng social media and yung mga trending, okay? So, meron akong napanood na video ng isang magkakaanak na namatay sa disgrasya galing daw ng kalamay dito sa Cagayan yata ito. Kasi narinig ko parang inuwan sila. So, pakinggan natin yung news. Kalulos-lulos ang eksenang dinatnan ng mga rescuer matapos ang salpukan ng pickup truck at pampasaherong bus sa National Highway sa Barangay Lukban, Abulug, Cagayan. Pasado alas 12 ng hating gabi ng Huwebes, nagkalat sa kalsada ang mga katawan ng ilan sa mga sakay ng pickup. Sa investigasyon ng pulisya, palabas sa intersection ang pickup ng masalpok ng bus. Nung palabas lang sa intersection, ito na po nabanggan ng Torino bus. Bigla kasi yung paglabas ng bus, pickup, at nabapuan natin yung Torino. Pero yung pagpupo ng Florida, sir? Mag-change. Kaya sa damage pa lang ng pandigan talagang madadamit ng mag-change driver. Nakalatkat ng halos 20 metro ang pickup truck bago ito tumama sa isang talipapa. Dead on arrival sa ospital ang 11 sakay nito habang sugatan ng driver at 2 pasahero. Sugatan din ang bus driver at kanyang konduktor. May minor injuries naman ang mga pasahero ng bus, pati ang isang babaeng natutulog sa talipapa. Napinsala rin ang harap ng bus na bumangga sa konkretong bakod ng isang establishmento. Lumalabas din sa investigasyon na galing sa Lamay sa Apayaw ang mga sakay ng pickup truck at pauwi na nang mangyari ang insidente. Haris Julio, ABS-CBN News. Grabe talaga ang buhay. Hindi natin masabi kung kailan tayo kukunin o tutuusin ng Diyos, ng taas. So, alagaan natin ang ating mga sarili at mag-ingat palagi na yung family natin na nag-aantay sa atin na makauwi sa bahay at makapiling pa natin sila. So, ngayon, 11 ang patay dito sa banggaan ng bus at truck ng Cagayan. Parang may nakita akong video or CCTV na nakuha. Sa intersection siya, so alas 12 siyempre magbilis yung mga bus, yung mga niya. So, didiretso lang yung bus, then galing naman ng parang barangay road, or hindi National Highway yung pickup. So pag ganun niya, nasalpok siya ngayon ng bus. So 11 na stick on the spot, 11 na katao yung nandoon, nakasakay sa pickup na galing doon sa Apayaw, galing yata sa Lamay sila, kasi Lamay talaga na din. Spot 11 talaga. Nakita ko doon sa TikTok yata yun. May mga bata, may mga dalaga, ganun, mga 20 years old. So, isang pamilya talaga ito. Grabe, no? Kaya isang iglap ay nawalan ng buhay ng ganun-ganun na lamang. So, ako as a driver, nag-drive din ako. Kailangan kasi pag nasa intersection, automatic yan. Slow down. Then, sometimes bumubusina ako. Sometimes magbubusina ka para alam ng mga parating galing dito na mayroong papalabas din na sasakyan. So, anong nangyari? Parang sa CCTV, diretso yung pick up and then yun, na-hit siya ng mabilis na bus. Kasi pang bus, pag nakabuelo na yun, talagang mabilis yan. Kasi eh, mabigat pa. Diba? So, yun, salpok talaga. At sa ganun kalakas na impact, siguro talagang walang mabubuhay. Diba? So, kawawa. At sayang ang buhay. Well, anyway, wala tayong magagawa. At siguro nakatakda na yan. At nandyan na yan. So, lesson learned from the others na mag-ingat at sundin natin yung mga batas. Siguro dahil alas 12 na nagkabi, iniisip noon, nasa-activate niya sa isip niya na siguro wala nang ganong sasakyan na okay lang magdiretso, or maybe nakatulog din, hindi natin alam, di ba? So yung driver talaga is hawak niya lahat ng buhay ng mga nakasakay sa sasakyan niya. So yun ang responsibility. Sabi ang buhay. Kaya sa atin, gawin natin lahat, maging mabuti tayo. Mahalin natin yung mga mahal natin sa buhay, family natin, spend more time with them, quality time, maging mas piliin natin, mas maging
kung kailan, saan, anong paraan, di ba? Ganon ang buhay. Talagang dapat ay pinapahalagahan natin at kung may pagkakataon na ma-enlighten pa natin yung mga family natin, ibigay natin kung ano yung nararapat. At responsibility as a human and to the Lord also ay lagi nating isipin yan. Okay? So, yun lang ang masasabi ko dito sa pangyayari ito. Hawak ang bukas kung ano man yung pwede natin gawin, pero kung ano yung pwede natin gawin ngayon na pwede natin gawin na ay gawin na natin habang may oras pa tayo dito sa mundo. Okay? So, yun lang. Salamat sa inyong support ha. Once again, this is DKDG. Salamat sa palaging panonood at support sa ating channel. Don't forget to hit subscribe button and like nyo rin. Okay? Para may recommend on YouTube. Peace out, yo. Condolence po sa family ng mga naulila.